Welcome back sa ating panibagong video, mga pare, mga mare. So kasama ko pala yung mare nyo, si ano, sis, nandito sa ano, sa videong ito. Maggawa kami ng ano, ng homemade ham dahil palapit na yung December, nangamoy na pa September na. Next week mag September na pala. So it's time to ano, gawa ng recipe na pang ano, pang December, pang Christmas. So ayan, homemade ham nga to. So tingnan natin. So highlights pa lang yan. Yan po ang gagawin natin, yung ham na nandyan. So ito pala yung mga ingredients natin, mga par. Nandyan, mayroon tayong 5 kilo na ano, na pork loin. Kasi yan ang gagamitin natin, yung karne na yan. Kasi masarap yan gawing ham. So mayroon tayong ano dyan, mga soy sauce, Del Monte pineapple. Mayroon tayong curing salt. Kasi i-cure natin yan ng ano, ng isang araw, para manunot yung ano talaga lasa. Tapos yun, mayroon tayong paminta, mayroon tayong ayan, butcher twine. Mayroon tayong asukal dyan. Mayroon tayong mustard, yellow mustard dyan. At saka mayroon tayong asin, pine salt. Tapos ayan na, sa ilang sandali lang umpisa na natin ang paggawa. So mga par, huwag niyong kalimutan i-follow ang ating Facebook profile para lagi kayong makasubaybay sa ating ano, sa ating mga panibagong video. So ayan, binutasan ko na yung ano, asin. May isang bowl dyan, tapos nilagay ko yung asin, isang kutsara. Dinagdagan ko pa ng isang kutsara. Dinagdagan pa ng isang kutsara, kibali tatlong kutsara na. Dinagdagan pa lang isa, apat na kutsara na yan. Dinagdagan pa isa, limang kutsara na yan. Tapos sunod ay asukal. Ayan, lagyan ng isang kutsara, dalawa, so tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Sampung kutsara ng asukal, mga par. So siguro matamis ang nila kinalabasan nito, sweet ham. O yan, nandyan na yung ano, yung curing salt natin, pang cure natin dyan. So nilagyan ko ng ano, ng isang kutsara, pangalawang kutsara. So dalawang kutsara para sa ano, curing salt. So nilagyan natin ng ano, yan, yan o, paminta, isang kutsara ng paminta, dalawa. Pagkatapos lagyan natin ng paprika, binuhos ko na ang paprika dyan. Yan, unti-unti ko nang hinalo dyan, mga par. Abang si Mari nandyan lang sa gilid, nakasuporta. So ayan par, hinalo ko na nga. Ala, halo-halo lang, mga par. Ala, mix lang natin yan, mga par. Halo. Bali lahat ng ano, ng solid ingredients sinabay ko na. Minix ko na pa lang, nagsiminto lang. Minix na. Siyempre, pagkatapos lang ano, pag na-mix na 'yan ng maigi,
siyempre pag yung simento, kalagyan niya ng tubig. So siguro ang kasunod niyan yung mga liquid na yung tubig. So pinakita ko na nga yung ano, yung Del Monte pineapple juice natin. So ayan, pinuusan ko ng Del Monte pineapple juice. Habang si Mari nyo, nangangalay na sa ano, sa gilid ko. So ayan, may oyster sauce. Oyster sauce. Meron tayong oyster sauce, mga par. Isang kutsara din. Tapos dinagdagan ulit ng ano, pineapple juice. Tapos minix ko na. Nalok. Yan par, i-mix-mix lang natin mga pare. So ayan, mukhang nami-mix na silang lahat. Nag-corporate na yung mga lahat nating mga ingredients natin diyan. So, i-mix lang na maigi. I-mix lang natin na maigi mga par. Maganda to para sa ano, sa ngayong darating ng ano, Pasko. May ano na tayo, may marunong na tayo magano, pwede na tayong gumawa ng sarili nating ham. So ayan par, prepare muna natin kasi ilagay natin yung mga karne diyan. So prepare natin ang table natin. So ayan par, andyan na. Nilatag ko na yung ano, yung karne ng baboy, pork loin. So kinok ko na lang yan par, para magkabutas-butas siya. Para dyan manunot yung mga ano, yung pag-cure natin. Pok lang natin siya ng ano, ng tinidor, ng fork. So ayan na. Ayan, imas-imas natin, pinahid na natin yung ano. Nilagay na natin yung ano, yung ni-mix natin na mga ingredients natin para manunod siya dyan. Papahid lang natin dyan mga par. Pahid-pahid lang para lalong sumarap yung ano natin, yung ham natin. So ayan par, pahid lang natin, pahid. So ayan, shout out pala dyan sa mga ano, marunong pumahid, sa mga mari nyo. Pahiran nyo din yung mari nyo para ano, lalong sumarap. So ayan mga paro, ilagay ko talaga yan sa ano, sa loob ng karne. So tapos na yung isang slab. So ito na naman yung isa. Poke na naman natin, poke na naman natin yan. Butas-butasan natin. Butas-butas mga par, butas. So ayun mga par, butas lang mga butas. Butas ng butas lang. Wala, sa gilid, sa gitna. So ayan par, maraming salamat sa mga followers ko pala dyan, mga solid pare ng bayan sa pagpalo. Road to 8,000 followers na tayo sa ating FB profile. So wala pa akong YouTube par, gagawa ko. So ayan par, hinimas ko na naman. Nilagyan ko na ng ano. So this time mga par, pinakita ko na sa inyo yung ano, butcher twine. Kasi tatahiin na natin to para ano. Ay hindi pala tatahiin. Talian natin siya paikot para hindi siya mag ano, hindi siya magka anong tawag yan, magkalas-kalas yung mga karne natin. Para magmukha na din siyang ano, circle, para mukhang ham talaga siya. Dapat ano yun natin, talian natin ng butcher twine gamit ang twine na yan. So ayan par, sinircle ko muna yan. Inayos ko muna ang karne, tapos talian na yan. So ayan, tinalian ko na mga paro.
Ang bilis mga par, yan lang oh. Mukhang ham na siya. So ayan, malaki na naman, talian na naman natin. So ayan mga par, ikot lang natin yung twine dyan sa gilid. Ikot, paikot-ikot lang natin hanggang sa dulo mga par. Para hindi siya magano, para mukhang ham talaga siya. So ayan par, kung may oras kayo sa ano, ngayong Pasko, pwede kayong, pwede niyo tong gayahin yung recipe natin. Pakalupit na ano lang, simple technique lang ang paggawa ng ano, ng ham. Kunting idea lang sinira natin dito. So, yan, ikot-ikot lang. Tapos, cross natin yung twine. Paikot na naman. So, ayan. Finish na mga par. Tapos, tinali na natin. So, ayan paro. Yan ang finish natin na tapos na natalian. So, ayan. Dinubli ko pa ng tali mga paro para hindi talaga siya ano, makalas. So, mayroon tayong tatlo dyan mga paro. Malalaki yan eh. Kasi 6 kilo ata ito or 5 kilos na ano, na karne ng baboy. Pork loin yan. Ayan na. Nilagay na natin sa ano, sa Tupperware. So, ayan mga par. Pa-picture pa kami dyan ng Marinho mga paro. Pang thumbnail lang sa YouTube. So ayan mga par. Sumaya pa yun. May ano pa, intermission number yung kumari natin mga paro. Yung mga mari, yung mari natin paro. Sumaya pa. Sinayaw pa yung ano natin, yung ham. O so, yan, pinasok na sa ano. Pinasok na ni Mari sa ano, sa fridge mga paro. Tingnan nyo ba mga paro, mga isang araw lang yan mga paro or dalawang araw. Kung the more days na ano i-cured nyo, mas lalong lumasa yung ano natin, ham natin mga paro. Sa akin mga dalawang araw lang ata to. So yan, tinakpan na natin para hindi siya ano mag-freeze talaga, yung ano hindi pumasok yung mga yellow dyan sa loob. So after ng ilang araw mga par, isang araw, dalawang araw ata to, binuksan na natin yung ano natin, yung reef natin, at tiningnan natin yung ano, yung ham natin na ano, na i-oven pa natin. So ayan, tanggalin na natin dyan mga par sa reef. Tingnan natin, parang okay na to mga paro. Binaliktad ko lang siya. Tigas na yan mga paro. Oh, okay. Ayan mga paro. Ang laki niyan mga paro. Good for 20 person na yan, ang ham na yan. 5 kilo kasi yan eh. Tapos ayan, may aluminum foil tayo dyan. Ayan, may aluminum foil, may mustard, yellow mustard tayo dyan. May liquid seasoning tayo, may honey, soy sauce tayo dyan. Ay, ano pala, honey, anong tawag yan? Anong brand yan? Hindi, kalimutan ko anong brand. Basta may honey tayo, dugos, may dugos tayo para sana natin. Para ilagay natin dyan para lalong lumasa yung ham natin. Yan ang sikreto dyan mga par. Yan ang technique dyan mga par. So ayan ah. For OB na to mga par, i-finish na lang natin pagkatapos ng ilang araw ng pag-cured. So i-finish pa natin, i-retouch pa natin, lagyan pa natin ng mga sosyan sa loob.
So ayan, may ano ako dyan, sirens. May sirens ako dyan. Dyan natin lagay yung mga ano natin, may mix na sus. Yan o, yan o. Tinanggalan ko na ng takip. Yan, lugos yan mga para. Honeybee yan. Para sweet yung ham natin at saka malinam nam. Tapos lagyan natin ng sugar yan, sukal, para lalong magkalasa talaga, lalong tumamis. Sweet ham kasi ito mga pare. Lagyan ng Del Monte juice. So ayan, lagyan ng toyo, soy sauce, para may kunting alat din. Tapos seasoning mga par, para luminamnam yung ano natin, yung sauce natin. Kunting patak lang ng seasoning yan. Nilagyan ko ulit ng ano eh, toyo. Yan, minix natin yung ano natin, yung pang palasa natin na ano, na sauce. Pasok natin yan sa loob ng minarinate natin na ano, kinikured natin na ano, na actually may lasa na yun, kasi naka-cured na yun mga par. So lagyan pa natin, kasi maalat lang yung ano, pag-curing maalat yun. Pero hinugasan ko yan katapos ng ano, pagtanggal sa ref. So ayan, lagyan na naman natin ng ano, ng sauce yan sa ano, bawat ano sulok ng ano, ng karne. So ayan mga para, minix ko lang muna para totally talaga siya maging liquid siya, para pag ano ko sa syringes, diretso-diretso na, hindi siya bumara sa needles ng syringes, needle ng syringes sa dagom. So ayan mga par, mix-mix lang yung mga par, mix-mix lang, halo-halo. Ayan mga par, halo-haloin lang natin yan. Halo-halo, mix para ano talaga yung ano, yung mga solid dyan. Liquid talaga, totally liquid talaga siya. Para madali na lang siya ano, pag-injection natin, pag-torok natin sa karne, madali lang. Ayan o, itorok na natin yung mga sauce dyan mga par. Yan no, turukan natin yan mga par, mga pare ko. Yan no, turok na naman. Injection na ng pampalasa. Hindi yan formalin mga para, pampalasa yan, baka isipin nyo pang formalin yan, pampalasa yan. Yan para, yan lang kadali magano pala magawa ng ham. Balot na natin sa fuel yan. Yan talagang nakabalot yan mga par, para pag oven luto talaga. Kasi pag hindi yan luto, patay. Kapal naman yan, makapal pa naman yan mga par. Par, isalang natin to sa oven. Naka-preheat na yung oven natin, so ilagay na natin yung mga ano natin, mga karne dyan, yung na-ready na natin para pang ham natin. Lagyan natin ng screen, tapos ilagay na natin dyan, sabay-sabay na natin lahat yan. So yung isa, kasi yan lahat yan mga par. Yan naman mga par, gawa na tayo ng sauce ng ano, ng ham natin. So ito na yung pinaka main sauce niya, kasi ito yung magbibigay lasa sa ano. Kibali ito yung ano natin, i-cook-coat sa ano, sa skin ng talabas ng ating ano, ham. Sa kumbaga finish na siya, i-coat na lang natin.
So ayan, lagay natin yung seasoning dyan. Oyster sauce, tapos honey, tapos asukal. Nilagay natin sa isang bowl, na maliit na bowl. Tapos dyan tayo, kuha tayo ng brass. Tapos iano na lang natin, ipahid-pahid doon sa ano, pag natapos na yun ma-oven, pag finish na yun. So ayan mga par, mix lang natin yung mga sauce natin, ingredients natin dyan. Par, ay ano, kinuha na natin yung mga ano natin, from galing sa oven, kinuha na natin. So lagay natin to sa ano, sa lagayan, tapos tanggalan na yan ng ano, ng mga oil yan. Tapos ipahid na natin, i-massage natin yung mga sauce na ginawa natin. So yung sauce natin is ano, yellow mustard, honey, tapos seasoning, tapos soy sauce, soy, tapos asukal. Yan lang, yan na. So ayan mga par, pinahid ko na, ginagamit yung paint brush. Ayan mga par, nakuha na natin yung ano, parang mukha na siyang ham mga par, brown kulay niya, brown na. So lalo pa yung brown mga par, i-blow torch natin yan mamaya. Ibalik muna natin yan sa oven for 15 minutes para lalo siyang ano, lalong magkalasa at saka yung kulay niya lalong titingkad na kulay brown. Parang litson ba? Parang litson. So yan mga bro, mga par. So yan mga par, ibalik na natin yan sa oven. Balutin natin muli yung mga ham natin, ibalik natin for 15 minutes. Lagyan natin yung sauce sa ibabaw. Tapos balutin mga par. Duplihin, tapos lagay sa oven ulit. Mga par, ginawa na natin. Ayan, medyo ano na siya. Medyo golden brown na talaga siya. So slice na natin mga parang ating homemade ham, kung okay ba siya, kung mukhang ham ba talaga siya at lasang ham ba. So ayan mga par, so far good naman yung lasa, ham na ham. Medyo sweet siya mga par. May pagkatamis-tamis. So ayan mga par, lagyan natin ulit ng sauce yan sa ibabaw. Para talagang lumasa siya ng gusto. Tapos i-ano natin yan, i-blow torch para lalo siyang tumingkad ang kilay. Lalong tumingkad ang kulay, hindi kilay, gagos. Kasi yung mga par. So ayan, blow torch natin yan. Lalong medyo itim-itim siya, lalong mag-brown siya. Sa labas, mukhang banana cake na yan mga paro. So ayan pa, tapos lang natin ano. Sana nagustuhan nyo ang video natin at pwede nyo yung gayahin.